Magandang gabi po. Isang lalaki ang na-hostage ng mahigit 10 tao sa loob ng isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Isa sa mga na-hostage ang patay. Sugatan naman ng hostage taker matapos mabaril ng mga pulis. Mula sa Cavite, nakatutok live si Athena Imperial. Athena? June Pia, naging tensyonado ang sitwasyon dito sa SM City Dasmariñas, Cavite nang mang-hostage ang isang lalaki kaninang tanghali. Maingay ang mga busina ng mga motorista sa labas ng mall. Ang mga tao naman, tila may tinatanaw sa loob. May ilang tumatakbo. Ayon sa nag-upload ng video, bigla na lang nagsigawan at nagtakbuhan ng mga tao. Napatakbo na lang din daw sila kahit hindi pa alam noon kung ano ang nangyayari. Sa inisyal na impormasyon mula kay dating Cavite Governor John Vic Remulla, pumasok sa loob ng mall ang 32 years old na si Carlo Marcos Lakdaw. Hinahanap daw nito ang asawa nitong bathroom attendant ng mall. Nang hindi raw makita ang asawa, dito na raw nagsimula ang pang-hostage ni Lakdaw. Ayon kay Remulla, isa ang namatay sa mga hostage matapos masaksak sa tagiliran. Sa videong ito, kita pang takot na takot ang isang empleyadong hinostage ni Lakdaw. Nakataka siya ng barilin ng suwat ang suspect na nagtamaumano ng tama sa ulo at liig. Sa opisyal na pahayag ng SM, nagsimula raw ang gulo dahil sa away mag-asawa na dinala sa mall. Nagtutulungan na raw ang PNP at mall security para ayusin ang sitwasyon. Ligtas naman daw ang lahat ng kanilang tauhan at customers. Narito ang mga pahayag ni dating Governor John Vic Remulla. 11 hostage ang kinuha niya at sinara niya yung pinto. Sa 11, siya man nakatakas, tatlong natira. Parang selos eh. Ina-actus niya yung asawa niya na meron daw lover at inahanap niya at gusto niya makita. June, kasalukuyan namang nagpupulong ang PNP at ang SM Management tungkol sa nangyaring pang-hostage. June? Maraming salamat, Athena Imperial.